Welcome back mga ka-garden. Ngayon po ay August 28. Ayan, ito po yung update ng aking mga vlog ngayon ay yung malunggay. Pinutol ko po yung malunggay para yung patola ay bumagsak. Dahil kung hindi ko ibabagsak po ito ay lahat po ng bulaklak ay kakainin ng mga ibon. Kaya ibinagsak ko na po siya. Ayan, kung naalala nyo po yung aking sili, kung meron po kayong sili, kung meron kayong mga pinaghugasan ng bigas, ayan, idilig nyo po dun sa lupa. Mayaman po yun sa nitrogen, sa kapampabunga. Napakatibay po ang mga bunga ng sili para magkaroon din po kayo ng sili kasi 600 pesos po ang sili ngayon. Tapos yung patola, meron kasi akong konting nakita na magiging bulaklak na kaya hindi ko na po itinuloy yung pagputol. Ayan. Saka ito na po yung aking natitirang pechay na nandito sa crates. Ito po yung crates na pinagtaniman ko dati ng alugbati. Ayan. Tapos ito naman yung itrinance plant ko na seedling na galing sa bulak. Ayan. Kung nahirapan po kayo magpatubo ng seedling sa lupa ay magpatubo muna kayo sa bulak. Tapos saka nyo lang po itatransfer sa lupa kapag ito ay malago na. At saka ito na po yung update ng talong na pinutol ko. Pwede na ulit pitasin. Ayan, mayroon dalawang bunga. Ayan, nakakatuwa diba mga garden? Kung napanood nyo po yung video nung nakaraan, pinutol ko po lahat yan. Wala pong dahon na natira. Ayan, meron ng bunga. So ito na po yung patola. Nagbawas po ako ng dahon ng patola. Ayan, para magtuloy yung kanyang bunga para ma-concentrate sa bunga niya. Tapos yung mga reject na mga malunggay, ito po yung mga hindi na pwedeng gawing tsaa. Kaya ang gagawin ko po sa kanya ay tatadtarin ko po. Kapag natadtad ko na po ito, ayan, mas maganda kapag hihiwain nyo kung meron kayong sangkalan at saka ito yung slice bread. Ayan, mas maganda po yung pang slice ng bread, yung kutsilyo ng slice bread. Ayan, yung meron siyang ngipin-ngipin, mas maganda siya. Mas safe kaysa dun sa itak. Kasi yung itak, kapag ka nagkamali ka ng pagtaga, baka maputol ang ating kamay. So, mas maganda gumamit po kayo ng gloves. Ayan, para maiwasan din na yung kamay natin. Hindi basta-basta masusugat. So, ang gagawin po natin dito ay hiwa-hiwain po muna natin lahat ito para mas maganda po yung kanyang mas mabilis yung kanyang pag-decompose. Ayan, bali nahiwa ko na po lahat. Isama na natin yung mga dahon ng malunggay. Tapos lagyan po natin ng ipa. Dahil yung ipa ay isa sa pinaka magandang carbon. Ayan, para bumuhaghag po yung ating gagawing compost. Saka hindi po bumabaho ang compost natin kapag meron po siyang ipa. Ito po yung balat ng palay. Ayan. Kapag hinalo po natin ay maganda po yung aeration. Ayan, para labas-pasok yung hangin. Tapos para mas mabilis po yung kanyang pag-decompose. Tapos haluan na rin po natin siya ng balat ng saging. Ito po yung balat ng saging na tinatadtad ko tapos itinatabi ko. Kapag medyo mabulok-bulok na, hinahalo ko kasi ang balat ng saging ay mayaman sa potassium. Ayan, pampabunga, pampabulaklak. Tapos yung green materials natin, yung dahon ng malunggay at saka yung dahon ng patola ay mayaman sa nitrogen. Ayan. So ang ginagawa ko dito, hinahalo ko lang po sila lahat. Ayan. Ito po kasi yung unang video ko dati na ginagawa, mas maganda po yung ganitong setup, yung ihahalo nyo.
hindi tulad dati na pag nag-compose pa ako salit-salitan, mas matagal yung pag-decompose niya kasi sa susunod na araw, ihahalo niyo ulit. Hindi kagaya po nito, kahit every 2 weeks na haluin niyo ay mas maganda. Ayan. Saka huwag niyo na pong basain kasi basa naman po yung magkakaroon naman ng tubig yung dahon na sariwa. Kasi kapag kabinasa niyo po yan, magkakatas din yan, babaho. Kaya mas maigi na i-check nyo kung dry yung compost. Kung dry po yung compost nyo, basahin nyo konti. Pero pag basa naman, huwag nyo na pong basahin. Ayan. Tapos, kapag naihalo nyo na po ito, ilagay nyo na po siya sa sako. Ayaw nga pala, muntik ko nang nakalimutan. Ito po yung dahon ng langka, yung mga winawalis ko dito sa paligid namin, tapos yung dahon ng akasya na bumara dun sa kanal. Kung napanood nyo po yung video nung nakaraan, kinuha ko po yung dahon ng akasya na bumara dun sa kanal. Ayan, ihahalo na rin po natin dyan. Kapag ka naihalo na po natin maigi, ayan, ilagay na po natin sa sako. Kung nakita nyo po, meron pong kapag ka ganyan, ayan, meron na pong bulate na humalo. Siguro galing yan sa lupa. Kasi itong compost na ganito, hinahaluan ko po ng lupa. Ayan, para mas mapabilis pa yung pagka-decompose ng mga dahon, yung mga organic matter na nilalagay po natin dyan. Ayan, tulad po ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, maganda po ang gumawa ng compost sa sako dahil madali pong iligpit yung sako kapag hindi na po natin kailangan yung ating i-compost. At saka, ang pinaka-importante dito ay yung pagtatali. Ayan, kapag natali nyo na po, maganda ilagay nyo po sa gilid yung hindi po na uulanan at hindi rin po na aarawan. Kasi kapag naulanan po yung compost po natin, mababago po yung kanyang decomposition. Saka mawawash out po yung leachate. Ayan, yung leachate kasi ay napaka-importante kasi nandun po yung sustansya ng ating compost. Ayan. Inilalagay ko po ito sa gilid ng pader. I-check po natin yung compost na nandito sa left side niya. Bali, 2 months na po ito. Ang kagandahan po yung compost na to ay kahit hindi na po natin bistayin, durug-durug na po siya. Pwede na po nating ihalo sa ating lupa na pagtataniman po natin. Bali, napakayaman po ito sa nitrogen, saka potassium. Saka ang kagandahan po nito, yung lupa na hinahalo ko po, meron pong naninirahan ng mga bulate. Kung mapapansin nyo po, buhaghag po yung ating ginawang compost. Ayan, yung lupa na mataba. Ayan, tapos ang ginagawa ko lang po dito mga garden, nilalagyan ko lang po ng ipa, yung hinahaluan ko lang po ng ipa, yung lupa, para bumuhaghag. Kasi kapag hindi po natin hindi po natin hinahaluan ng ipa ay mahirap po yung pag drain ng tubig kasi sumisiksik po yan. Ayan, ganyan po ang itsura niya. Ayan, bali ang ratio po na ginagawa ko po dito ay 2 takal tapos 1/4 lang po ng ipa. Kasi kapag ka masyadong maraming ipa, mabilis po madrain po yung ating lupa. Tapos itong bali compost po ito, no? Kapag ka meron po kayong mga napagtaniman na lupa, ihalo nyo po kahit 1-1 na po yan. 1-1. Itong halo ko po na ito, isang takal tapos isang takal din po yung lupa na hindi yung napagtaniman na po natin. Ayan. Kaya ayan po mga Arden. Tapos ang i-share ko pa sa inyo ngayon ay yung pag-harvest ng vermicompost.
Ay, vermicast pala. Ito na pala yung aking vermicomposting sa crates. Ayan. Gumagamit po ako ng dustpan. Ito po yung dustpan na pinanghahakot kapag ka meron po kayong pusa. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo po yung mga nasa paligid, yan po yung mga dumi ng bulate. Saka ito po yung bulate. Ayan, tingnan nyo. Flat po yung kanyang tiyan. Tapos, meron pa siyang baby. Ayan, yung baby na yan. Tapos, ano mga garden? Ang ginagawa ko po dito, yung ibabaw lang po yung winawalis ko. Kasi nararamdaman nila yung vibrate. Lumulubog po sila. Ayan. So, ganyan lang po. Tapos, meron po kayong lalagyan. Ginagawa ko po dito, yung lalagyan. Huwag nyo pong paarawan para yung mga yung mga good bacteria na nakatira po dyan sa dumi ng mismong bulate ay ma-preserve po natin para pagka nagpunla po tayo ay yung laway mismo ng bulate ay mapoprotektahan yung buto kapag ka tayo ay magtanim. Ayan po mga garden. Kung sana po ay nagustuhan nyo po ang video. Ayan. At paki-like naman po at i-share. Mag-comment po kayo dyan sa baba kung mayroon pa kayong mga katanungan. At syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito, hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka lagi pag mayroon akong ilalabas na bagong video katulad po nito. Maraming salamat mga garden sa inyong panonood. Shout out nga pala sa aking mga subscriber at saka ang mga manonood. Ayan. Pati yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na rin po kayo mga garden sa aking munting channel. At isinishare ko rin po sa inyo kung paano gumawa ng mga pataba na para hindi na po tayo bibili. Para makapag-produce din tayo ng pataba sa ating halaman. At saka napaka-importante po yung NPK. Na kung anong kailangan ng halaman. Ayan. Kung ang halaman nyo po ay puro dahon lang, ang kailangan nyo po ay yung nitrogen. Makukuha nyo po sa dahon ng malunggay, lahat po ng klase ng green, gawin yung compost. Ayan. Mayaman po yun ng nitrogen. Kapag ka gusto nyo naman pampabunga, ayan, para hindi maglagas po yung bulaklak ng iyong halaman, ang kailangan nyo lang po ay yung balat ng itlog, hugasan nyo, durugin nyo, ibilad, ayan, tapos ibudbud nyo po dun sa lupa. Hindi po malalagas yung dahon at bulaklak ng iyong mga halaman. Kapag ka gusto nyo naman magbunga, lahat ng klase ng prutas, yan, gawin nyo pong compost. Ayan, mayaman po yun sa potassium. Lalong-lalo na sa saging, siya ang pinakamayaman sa lahat ng potassium. Ayan. Sana po ay na-inspired po kayo mga garden, paano gumawa ng pataba sa bahay. Maraming salamat. Bye-bye.